makuha ng malaking kalamangan in this best of 5 series. Ito na naman si Sanji with a hyper-aggressive Paramis. Early game pa lang, hatak ka agad eh. Kaya, parang pagkabuhay na pagkabuhay. Sino hatakin? Sino hatakin? Okay, level 2 na ako, tara na! Eh, nakita natin yung ganang aggression. Maraming my Venus, congratulations for the queen. 500 total assists sa M series. Gadon kalupit. Half a thousand already. Ang taas nun. Ang taas nun kung iisipin natin. Kasi, ano eh, ako nga pala, kaya pala 500 assists kasi nag-M1 na rin siya. Di ba, pasok na pasok pa rin talaga. Grabe yung mga pagbabalik, no? Ito yung tipo na Blacklist International, mapasaan man si Venus ay talagang napaka-consistent niya manlalaro. Ang dami ng assist, kaya mahirap talagang tapatan yun pagdating dito sa ating M series. But meanwhile, Echo, nakakuha sila ng slight lead on the gold, pero hindi naman to gaanong magmamatter, not unless makakuha talaga ng kill. Pero Wise, biglang bumalik yung buhay. Napakaganda nga naman talaga nung heal na mapoprovide dito ni Oh My Venus. Oy, wait lang nga, may code. Baka gusto nyo makakuha dito ng mga pamigay mula sa MLBB. And so far, tahimik ang ating laro. Wala pa masyadong nangyayari. Mukhang bukod sa mga fans na hindi na makahinga at sa atin din na hindi na rin masyadong nakakahinga, ay gusto munang mag-take it easy ng dalawang teams dito. Yung tipo kalma na, muna. Chillings muna. Chillings. Kalma muna. Para makahinga din yung mga fans natin dito na mga Pinoy. Kasi alam natin, kinakabahan talaga yung buong bansa eh, na sino nga ba talaga mananalo dito? Sobrang dikit. Pero ngayon si Sanford itatawid na. Mukhang may huli na nagagawin dito si Sanford. Pero mukhang andito na nga yung nailatag ni Yawi. May huli pa siya. Tapos kuha si Kurt Easy ng pagong. Kaso nga lang nasa bunutan, andito naman yung hatak ni Edward. There goes the first. Pero hindi mag-all out si Haji kasi maaari talaga na bumawi itong what? Echo. Pero yung altar ang magsasalba sa Echo dito. And with that, on the lead na sila pagdating doon sa gold. Dalawang hampas parang orka. Echo with the Yawi setup at sinabayan na rin ng Harthy's The Appraiser's Wrath. Ito yung tipo na hindi mo alam kung saan ka maglalakad. Kapag kumanang ka, may numin nun. Kapag kumaliwa ka, may Appraiser's Wrath. E napakaganda ng turtle take ng Echo for that one. Unang turtle ng laro ay mapupunta sa Echo at may hawak na naman silang around 700 gold lead. Pero itong mga gold lead na to, ito yung pasayaw-sayaw lang. Pero si Haji, napilitan mag-brilliance with a heal coming in from Oh My Venus. Yawi with a setup. No! Sidestep! Natamaan pa dito si Ohem, tapos may hatak naman na ginawa si Sanji. Yung heal dito ni Oh My Venus hindi maging enough to save the Filipino sniper. Pero si Sanford naman dito na pa-electrifying beats para i-zone out lang yung mga members ng Blacklist International. But with this, yung pick-off na yon, malaki yung magiging impact niya all throughout the game kasi gold laner yung nakuha nila. Mukhang makakapag-secure pa dito si Carl TZ ng solo kill. Napastigger pa tapos makakuha ng energy shield sa may balang itaas. Pero si Haji, pilit niyang dedepensahan. Si Benny Cutie naman dito ang naaalagaan. The signature aggression mula dito sa Echo at tuloy-tuloy lang ang laban. Dinala ata ulit pabalik ng game 1. At si Wise kailangan na tumakbo. Nasa likod pa rin si Edward Spilispit. Hindi pa naman nagagamit. Wise still alive with a healing coming in from Oh My Venus. At mukhang tutuloy nila to. Luminous Blast. Walang flicker si Yawi at na-cancel pa ni Edward. Massive aray! Cancel mula dito kay Agent Zero at tuloy-tuloy pa ang laban. Altare binitawan. Mukhang makakasurvive naman dito sa mismong laban. Blacklist International nga lang. Meron silang Blessing of the Moon dyan. Sanford is low pero papasukin niya. Mapapa-electrifying beats pero mukhang sasayawan lang yung tatlong miyembro. Habang si Haji naman dito ay medyo delikado. Carl TZ, nabuta ng killing spree. Tapos andito pa rin yung pagsusustain ng Blacklist. Pero again, nakakuha naman ng isang kill. Itong Echo, 5-0. Parang bumabalik tayo doon sa nangyayari sa game 1 kung saan wala pang 5 minuto ay ang dami ng aggressive rotations mula sa Echo. Benny Cutie, 1-0-2 in this carry. Nakakatakot na to. But let's just mention na perfect game so far para kay Carl Teezy. Yes. 3-0-2 for this Fredrin with 1 turtle. Mukhang kukunin pa niya yung pangalawang pagong. Pero andito naman si Wise. May vision sila kung kailan sila papasok. Nakaabang din si Ohe. Pero si Carl TZ pa rin makapag-secure. Yawi naman dito with an Uminon Blast. Hindi ito kokonekta. Sidestep mula kay The Queen. Pero hindi nila itutuloy ang bakbakan. Enough na yon para sa Echo.
Pero nakikita nga natin, agree ako sa sinasabi mo, Umi, na parang bumabalik tayo sa Game 1 vibes na naghahanap lagi ng gulo yung Echo. At yung gulo na yun ay hindi nila masyadong pinapansin yung Tori. Usually tayo, ayaw nating lumapit sa mga ganitong Tori. Tapos dito po, parang ganyan lang. The towers don't exist. Anong Tori-Tori, men? Pero yung Blessing of the Moon, that is clutch! Napaganda ng timing doon ni The Queen. Tapos may hatak ng gagawin. Wise naman dito ay makakatak pabalik! What was that? Sanji with the angles. 7-0. Echo. Min, hinatak mo tapos hinatak ka din. Hatakan. Hatakan, walang Valentina dito. Ah. Madalas natin nakikita yung hatakan na ganun pag merong Valentina na nagnanakaw ng ultimate. Pero ginamit niya dito yung Faramis para hatakin yung Kaja. Pero din dito naman si Edward sa may madalikuran. Kailangan niya talagang mag-zone out ng members ng Echo kasi nagwawala na dito si Carl Teezy. Pero kompleto ang Blacklist International. Si Benny Cutie, napakaganda ng pwestuhan niya. Anytime pwede silang pumalag, pero Echo chooses not to. Ramdam natin na team player na si Carl Teezy. 4-0-2. Pero ma-highlights pa rin eh. Ito yung tipo na Fredrin na siya talaga yung mauuna. Si Yawi pa yung mahuhuli. Hindi naman sa hindi dapat ganun. Pero yun yung medyo nakaka-ellipse. Yung tipo na magtataka, bakit maglalakad mag-isa doon si Carl? Pero pagkatapak mo malapit doon, medyo mabagal na. Ba't ang bagal natin maglakad? Luminon Blast sa dalawa, Yawi and Carl. Mukhang may nakikita tayong added synergy in this game. Oo, tapos dalawa pa, Umi, yung ano eh. Yung kailangang isipin ni Oh My Venus bago niya ipop yung Purify. Matutunt ba ako? Manunuminon Blast ba ako? Kaya naman, ingat na ingat din sila dun sa mga teamfights. At nakikita naman natin, naghahanap ng way yung Blacklist na makabawi. Katulad itong pag-push nila sa may bandang ibaba. Pero si Yawi dito may Numinon Blast na. Pero makakancel na naman dito. Hindi siya magiging matagumpay sa kanyang plano. Mababasag ng Blacklist International. Yung mismong Tori sa may bandang ibaba na hatak pa dito ng grab-grab. Yawi goes down. Pero si Haji nagwawala. Si Sanji ata ang bibigyan. God Altar. Half HP para kay Sanji. Makakapag-trigger na pamalaman si Carl Lando na sirkod. Blessing of the Moon God is magiging sapat pa. 5v1. Carl against the world. Pero nandito na si Sanford at si Benny Cutie nandun sa bandang likod. Vengeance, baka Rhythm of Joy. Aray. Electrifying beats. Pero yung heal mula kay Mom Shoes, magiging sapat naman ata. Liberus Passion ang tatapos. At nandyan na rin si Benny Cutie. Carl, kailangan na niyan lumayo. Kailangan na kailangan kasi lima itong kanyang katapat. Sanji naman ata magsisave sa kanya. Pero si Carl ay buhay pa rin. Kaso binibigyan siya ng limang miyembro. Makakasurvive pa ba si Carl Teezy dito? Pero hindi na. Shutdown. Sa likod, sa likod. Meron dito ginawa si Benny Cutie. At talagang nananalasa na yung bagyo kanina. Low pressure area lang, pero ngayon ay nagwawala na. Hahabulin niya pa dito si Edward. Numinon Blast ko connect ata kay The Queen. Makakapag-buy time dito yung Echo. Masasave at makakabawi sila mula doon sa kill na ginawa ng Blacklist si Carl. Pero ang ganda nung nga naging palitan. Palitan mula sa magkabilang kanto. At tuloy pa rin ang laban dahil si Yawi ay kikidnapin ni Edward. Pero mukhang bibitawan na niya ang hostage. Blacklist International strikes back. 3K pa rin ang gold lead ng Echo pero nakakuha na ng kills ang Blacklist. Nakabangon, nakabawi. Andito na rin yung kanilang gante. Hindi gaanong kalaki yung kalamangan dahil doon sa trade-off na yon. Kasi kung yung Echo walang nakuha yung Blacklist sa side nila, talagang mataas itong gold lead sa ngayon. Pero yung Blacklist, may nagagawa nila ng paraan yung mga team fights. Kaya alam nating close game itong game number 3 natin. And si Benny Cutie, saan ka makakakita ng marksman na may tapang mang 3v1 flank? Alam niya na nandun yung mga tropa niya na matutulungan siya. Makakapagkita din sa bandang gitna. In Echo, with the bravery, yung comms nila na sumasabay sa legendary comms ni Oh My Venus. This is such a great game for Echo. Ang sarap panoorin ng mga ganitong klase ng games. Ang sarap maging fan ng MLBB. Lalo-lalo na kung ito yung ating mapapanood palagi. We have your Wise. Gusto niya lang naman i-pull yung mismong Lord. Andiyan naman yung heal mula kay Oh My Venus. Pero dito na si Yawi! Mukhang makakapag-setup siya pero may healing galing na magmumula kay The Queen. Andiyan din naman yung damage na ibibigay dito ni Filipino Sniper. Kaso nga lang yung altar magsisave sa kanila kaya naman medyo delikado ang Blacklist International. Brilliant Patras. Tapos kailangan umuwi. No. Pero binalikan sila. Press step back. Lingon. Tapos kuha ng kill. Rekta sa Lord ng mga Orca. 3-for-none. Walang napatay ang Blacklist International in that big fight. At hindi nahawakan si Benny Cutie gaano. Still, 5-0-4. Ang bagyo ay unti-unti nang inuulanan ang defending world champions. Hindi lang ulan.
kundi meron ding malakas na hangin na dala-dala. Hindi mo pwedeng maliitin. Sabihin man natin na sige, signal number 2 lang yan, pero hindi mo akalain biglang lumakas. At yung paglalakas ni Benny Cutie in this game ay isang team effort mula sa Echo. Kanina pa natin hindi napapansin, men. Kanina pa siya nagpa-farm. Kanina pa dinadala ni Carl yung mga laban palabas kung nasaan si Benny Cutie. At ngayon, nakukuha na nila ang benefits of giving space dito sa carry. At papasok na lang si Sanford doon. Literal, sinasamahan ang Lord. Talagang kailangan lang nila ditong guluhin yung bandang likuran at i-force yung mga skills na meron sila. Yawi is saved by the altar. Tapos may bulwark din na gagawin. Uminut blast na naman! Makakahuli siya dito ng isa. Bibigyan nga ba nila? Pero may Lord pa naman nakalahati ang buhay. Tapos may minions din sa mid lane. Kailangan maging disiplinado ng Echo kasi maaaring maulit yung nangyari kanina sa game 2. Bawal nga silang magkamali. And so far, Echo has been creating opportunities after opportunities. Okay na lang magkamali at this point, pero wag masyado. Dahil ang 8K gold lead is already comfortable. Hindi natin pwedeng ipagkait yun. But then again, we're looking at the best defensive team in the entire world right now. And they are world champions for a reason. And for Echo to win this, kailangan malinis hanggang sa dulo. Kailangan talaga malinis na malinis. No room for errors para sa mga Orca. Nakita rin natin kanina yung pag-secure ni Sanji ng Necklace of Durance na magandang counter nga talaga against the composition of Blacklist International since meron sila ditong Estes na yung buong team ay reliant doon sa healing or yung regen na nabibigay niya. But this time, Blacklist International, as you've mentioned, sila yung best defensive team. Pero yung Echo parang sinasabi na kami naman yung best offensive team. Kaya nga eh, best in the world, men. The best MLBB sa buong mundo dito sa upper bracket finals natin of M4 World Championships. Isang minuto na lang ang inaabangan ng Echo bago nila simulan ang Luminous Lord na magbibigay sa kanila ng napakalaking tulong para butasin ang base ng Blacklist. And for Blacklist, kung maagaw to ni Wise, kung may magawa silang milagro sa loob ng Luminous Lord, pwedeng-pwede pa nilang maibaliktad to. Kayang-kaya pa nila tong gawan ng paraan, pero medyo dehado lang sila pagdating doon sa palitan dahil yung Echo ay lamang na lamang. 8.1k gold lead, enough yung items nila, tapos naghahabol pa yung Blacklist International. Pero in terms of control, makakuha lang talaga ng magandang hatak dito si Wise. Lalo-lalo na ang main target nila dito si Benny Cutie. Maaaring mabaliktad eh, kasi reliant din yung Echo doon sa damage dealer nila, yung marksman nila na carry. Kumbaga, pag nahuli ang bagyo, ay talagang mababawasan na ang entire damage dealt na pwedeng ipato ng Echo. Yun ang magiging win condition ng Blacklist International, ang kanilang key to victory. Hanapin si Benny Cutie, immediately shut down Yawi. A solo conceal play. Hindi pa natin ito nakikita mula sa kanya. Pwede niyang ipato ang kanyang ultimate, pero mukhang makikita siya ng skill ni Estes doon. Half HP on this Lord. Nag-aabang lamang ng angulong Blacklist, pero ibibigay nila. Bigay. Yung call ng Blacklist dito, sige, bigay mo na sa kanila yung Lord. Ang call din naman ng Echo dito, mukhang wala na silang planong kunin to, men. Nakasilip na kanina pa dun si Yawi eh. At willing silang ibigay to dahil confident silang kaya nung depensahan. Meron naman silang enough clear wave para nga ma-survive yung Luminous Lord na unang-unang bibitawad mula sa Echo. Mid lane to, magmamarcha. May steal pa ng purple buff. Sa lahat ng aspeto, lamang talaga dito yung Echo. Mm. Pero ang tanong dito, Umi, paano to dedepensa ng Blacklist or paano nila to gagawa ng paraan right after the defense? Wave clear na lang talaga ang magiging solusyon nila. At siguro kung magkamali ang Echo, it's gonna be really hard for them to defend this. An 11k gold lead. Binato na ni Oheb ang Bennett's Rage. Iyabangan na lang ang Nibiru's Passion, pero si Wise ay maiigil back. Lahila pabalik. Makakadash naman pala. Luminous Blast. Ilan na matatamaan dalawa? Nahuli yung dalawang miyembro ng Blacklist International. Tapos Altara ilalatag na kagad. Haji hindi nakapwesto. Hindi nakalatag sa may bandang harapan. Kaya naman medyo mahihirapan sa paghabol yung Blacklist International. Pero successful sila sa kanilang depensa. Bawas man yung inhibitor turrets, pero they live another day. Walang nawala sa inhibitor, nabawasan lamang. Blacklist Internet, parang hindi 10,000 yung lead ng Echo. Hindi sila namatayan, hindi sila nawalan, at nakapag-defend pa sila at isang daang segundo na naman ang aantayin. Pero may nag-aabang Blacklist International, si Carl. Mauhuli nga ba nila? Masyadong makunat, hindi na nila sinubukan. Grabe yung ginagawa ng Blacklist dito. Pinifreeze nila yung minions. Isa to sa mga
gusto nilang strategy. Instead na i-clear, ayun o, may choice naman si Edward na i-clear na kagad to eh. Pero iniipon niya yung minions, tapos i-clear niya ng one go mamaya para yung minions nila sabay-sabay din at maipon dun sa side muna nila bago nila bitawan. This is one of the perfect strategies for Blacklist International, kaya nila napupull off yung mga late game na comeback plays nila. Dahil dito sa ginagawa nila, isipin mo, kung ikaw yung Echo, paano mo nga naman i-clear? Paano mo naman nga ibabalance out yung top lane, bottom lane bago ka mag-Lord fight? Kung ganito yung ginagawa ng Blacklist. High level macro play mula sa Blacklist International. At dahil dyan, 10k gold lead, pero sila yung naho-hostage. Oo nga eh. Kumbaga, kailangan nila mag-antay. Pero with that strategy, ang con nito ay magkakaroon ng Lord control ng Echo. Oo, yan naman. Yun naman yung... Ang lugi kasi dito yung Echo pag sabay-sabay nag-call yung Blacklist na Haji, Edward, sige, clear nyo na. Tapos aangat yung ipon na minion waves at mafo-force yung Echo na may umuwi kahit isa. And ang task to do that would be Sanford. Eh si Sanford yung perfect threat doon sa backline kay Venus eh. Oh. Kumaga, need lang nila bumawas ng isang member. Tapos pag nag-4v5, kaya nilang may pagsabayan kahit may 9.3k gold lead. So, meron talagang game plan yung Blacklist na nakakatakot kung iisipin mo. Timers and everything na pwede nilang kontrolin. Blacklist International, this is the form of a defending world champion. Mapa-10k gold lead man ang meron ng Echo, ay kayang-kaya nilang i-manage kung anong pwede nilang panghawakan pa, doing the most of what they have right now. Pero alam ng Echo na ito ang ginagawa ng Blacklist, kaya sisimulan na agad nila ang Lord. May choice sila i-burst agad tong Lord, pero mukhang pinapabagal pa nila. Tanda mo, this is a carry composition. Anytime na gusto nila tunawin to, pwede nilang tunawin. Pwede nga talaga lang i-force, and mukhang ibibigay naman to ng Blacklist International. They know their timers, they know their damage capacity, and confident pa rin sila sa next Lord na kaya nila tong depensahan. Now, Echo, alam nyong confident yung kalaban nyo na kaya nilang depensahan yung wave na paparating. Anong gagawin nyo dito? Man, ito na yun eh. Deciding moment. Pagpasok ng 16-minute Lord for Echo at Blacklist handang-handa para dumepensa. Kapag hindi pa to natapos ng Echo, aabot tayo dun sa punto ng laro kung saan hindi na masyado nagmamatter yung items. Mm-hmm. And kung matapos naman to ng Echo, eh siyempre, match point na. Match point na, kaya naman sobrang importante nito para sa kanila. Pero yung Lord, eh finifreeze lang din naman ng mga orka. Kaya nagkakaroon dito talaga ng basahan mula sa dalawang kupunan. Wise, ang ganda ng pwesto niya pero nasilip siya ni Yawi. Kaya hindi niya pwedeng bigyan to ng Divine Judgment kagad kasi medyo delikado eh. Pag hinatak mo yung tanke, tapos nagbato ng skills yung teammates mo, parang masyadong maaga yung bitaw eh. Oo, kumbaga malulugi pa kayo. Luminous Lord, binagsakan na ang baba. Mid lane naman ata ang focus ng Echo. 12k Goldy, Luminous Blast. Tatama, ooh! Si Wise natunaw ng parang ganun lang. At yung Lord tumutumag na dun sa base. Mid lane na ata ang call, pati na rin ang top lane. Binigay dito ng Blacklist International yung kanilang mga tore. Malakwins gamit ang kalawan. Pero yung tore naman nila or yung mismong base, eh medyo delikado na. Kaya naman kailangan nila mag-regen, kailangan magsama-sama. Pero again, confident ang Blacklist International. They know the limitations. Alam nila kung kailan sila kailangan pumalag. And without Wise, alam nila dihado sila dito sa mismong laban. Pero pumasok yung Sanji. Oh! The first song niya naman si Ohem. And sobrang laki problema nito para sa Blacklist. At yung Echo nga makakuha ng match point.